subaybayan ang ating unang upload. Magkaroon tayo ng pagpiprito. At meron tayong isang pirasong iniwan dito para sa another na style ng ating pagluluto. Ayan. Lagyan natin siya ng ginger. Ibang style naman ito. Bada ang dalawa, tinagal natin kanina, no? So, ang gagawin natin dito, lagyan natin ng sabaw. Stay tuned kung ano pa ang mga ingredients na ating ilalagay dyan. Ayan. Ngayon, sa kabila, ilagay natin ang ating cherry tomato lang mayroon tayo. May isang hindi na. Ayan. Anong menu ang ating magagawa para sa ating next dyan, lagyan natin siya ng mainit na tubig. Ayan. And then, pakuluan natin dyan saglit. Meron natin. Nilagay na. Nagyan natin ng pampalasa. Ano ba yung tagilid ang ating asin, salt, MSG, black pepper. MSG, ating black pepper. And ang ating soy sauce. Something. And pag madurog ng ating tomato, meron pa tayong another ingredients na ilalagay para mabuo ang ating menu ko today. Isa sa mga paborito ko to eh. Yung may sabaw na pinirito. Tanungan natin. So, ayan, balikan natin, guys. Nandito na tayo sa, ayan, soft ng ating mga tomato. And, ready na ilagay ang ating last ingredients, which is one piece of egg. Ayan. Ilagay mo na niyan. And then, haluin. Anong tawag sa menu na to? Then, yan ang ating masarap na diba, nagkaroon na naman tayo ng sinabawang isda. So, okay na yan, guys. Thank you. And salamat ulit sa pagsabay sa akin, sa aking mga simplihang luto na ginagawa dito araw-araw. So, ayan ang ating isda na mayroong kamatis at itlog. Na medyo maasim-asim dahil dala ng kamatis natin. Thank you, guys, and see you again sa ating next video upload. Bye-bye!